At base nga po sa inilabas na guidelines ng IATF, ang mga nasa ilalim ng Alert Level 2 ay yung mga lugar na may mababa at patuloy na bumababa ang transmission ng virus at mababa din ang healthcare utilization. Pasok din dito, ito po yung mga lugar na may mababa pero tumataas ang case count o may mababa nga at patuloy na bumababa ang case count pero tumataas naman ang total bed at intensive care unit utilization rate. Sa ilalim ng Alert Level 2, pinapayagan ang paggalaw ng mga tao. Maliban na lang kung magpapatupad ang mga LGU ng comorbidity at age-based restriction. Gayunman, kailangan pa rin itong payagang magkaroon ng access sa mga essential goods at services o makapasok sa trabaho sa mga pinapayagang sektor. Maaari rin ang intrazonal at interzonal travel na mga tao sa ilalim ng Alert Level Number 2. Pero obligado itong sundin ang mga panuntunan ng mga pupuntang LGU. Papayagan din ang mga individual outdoor exercises para sa lahat ng edad, may comorbidity man o wala at nabakunahan man o hindi. Maliban sa mga lugar na naka-lockdown, ang mga establishmento o tao o aktividad sa level na ito ay papayagan ng hanggang 50% maximum capacity at karagdagang 10% para sa mga may safety seal certification. Kabilang sa listahan ito ang mga indoor venue para sa mga dine-in, tourist attractions, entertainment at sports events, burol, kasal, personal care services at iba pa. Ang iba pang establishmento at aktibidad na hindi kasama sa listahan at ang mga nasa mga lugar na nasa o naka-granular lockdown ay maaaring tumanggap ng 100% capacity pero kailangang sumunod sa minimum public health standards. At ang mga ahensya naman at tanggapan ng pamahalaan ay mananatiling operational at dapat sumunod sa 50% capacity habang bukas sa work from home at iba pang flexible work arrangements.